Ano ang baon mo? Ano ang laman ng bento box mo? Gamit ang stainless bento box, magiging madali ang food preparation natin, organize yung food natin at the same time madali lang siya gamit bilang lunch box. Sa keto or low carb diet, egg is life. So kahit ito ay itlog pugo, pwede itlog maalat, pwede rin, pwedeng pritong itlog, pwede rin nilagang itlog lang. Ang 5 perasong itlog pugo ay halos katumbas ng isang itlog. Pwede ang dahon ng kamote, dahon ng kangkong, pwede rin ang dahon ng sili tulad ng gagamitin natin sa recipe na to. Pwedeng ilaga lang natin yung mga dahon or pwede rin igisa-gisa. Ito ay boneless na tuyo na hinimay lang. Igigisa lang natin yung bawang at sibuyas tapos yung tuyo na pinakasahog natin at lalagyan ko ito ng sili kasi mahilig ako sa maanghang at magaling na yung acid reflux ko. Halos 3 years akong nagka-acid reflux at GERD, buti na lang magaling na ako ng tuluyan. After ng ilang minutong paggigisa lang, ready na siya. At ang gagamitin ko na rice replacement ay ang cauliflower rice. So ito, ginawa ko na to nung isang araw, tapos ni-ref ko lang, pwede itong tumagal ng ilang araw din sa ref at iinit-init mo na lang. Dali lang gumawa ng cauliflower rice, medyo mahal nga lang talaga siya. Check nyo yung previous video ko sa YouTube kung paano ito i-prepare. At para sa ating protein source, adobong pusit. Good source of protein ang pusit or squid. Mayroon siyang omega-3 fatty acid, iron at calcium. Mayroon din siyang vitamin C. Low carb na, low calories pa. At syempre, iniluto ko na to dati, so ininit-init ko na din lang. Napakaraming keto or low carb food na available dito sa Pilipinas at mahalaga na gusto mo yung diet na ginagawa mo at syempre gusto mo yung food na piniprepare mo kasi kung nai-stress ka sa mga kinakain mo, mahihirapan kang pumayat. At para sa ating next bento box meal, hindi ako nahirapan sa pag-prepare nito kasi yung ginataang puso ng saging binili ko na lang sa karinderya. Pagdating sa puso ng saging, mataas yung carbohydrates nito pero mataas din yung fiber niya. So pwede kung kukunin mo yung net carb in moderation. Pero since limited resources kung ilan talaga yung macros nitong puso ng saging, ikaw na lang ang bahalang mag-decide para sa sarili mo kung isasama mo siya sa keto or low carb diet mo. Gumawa ako ng pickled cucumber or pepino. At nagustuhan ko talaga siya. Binabad ko siya sa apple cider vinegar. Madali lang siyang gawin. Check nyo yung process sa aking YouTube video. At nag-init lang ako ng 4 na perasong pritong manok. Tapos nag-isa lang ako ng bawang sibuyas, onting karne at spinach. So follow nyo ako sa aking YouTube channel at sa aking Instagram for more keto low carb recipes. Nag-prepare tayo ng 2 burger steak with mushroom gravy at buttered vegetables at mayroon din tayong plain shirataki rice at mayroon tayong boiled egg to complete the meal. At napakadali lang tong i-prepare. Hiwain lang natin pa-cubes yung kalahati ng carrots at 5 peraso ng baggy beans. For rice replacement, gagamit tayo ng shirataki rice. Tinatawag din to na konjac rice o kaya miracle rice. Gawa ito sa 97% water at 3% yung fiber. So, 0 net carbs ito. Tasteless ito o walang lasa kaya ikaw na lang yung bahalang maglagay ng flavor. For additional source ng fat and protein, maglalagay tayo ng isang nilagang itlog. Pag nasa keto diet ka, make sure na lang na na-achieve mo yung daily macros mo, pero kapag nasa low carb ka, sapat na yung meal na to. Igigisa lang natin yung carrot at baggy beans, lagyan natin ng butter at lagyan natin ng seasoning na salt and pepper at ready na siya. Kung beginner ka, iwasan mong gumamit ng mga burger steak na nabibili sa mga fast foods o kaya yung mga ready-made. Mas makabubuti na ikaw yung gumawa ng sarili mong burger steak at pwede ka pa rin gumawa ng gravy using almond flour. Ang burger steak sa Jollibee ay 6 grams per piece. So kung dalawa yung gagamitin mo, mayroon na siya kaagad total ng 12 grams. At pagdating naman sa gravy, yung maliit pa lang na lagayan, 5 grams na yon ng carbs. Para naman sa ating second bento box meal, siguradong hindi ka mag-go over ng net carbohydrates dito kasi mababa lang ang carbs nito at mababa din yung calories. Gumawa tayo ng buttered spicy shrimp. So ang hipon ay isa sa mga seafoods na mababa lang talaga yung carbohydrates.
At for additional fat and proteins, hindi nawawala ang itlog. At mag-slice lang tayo ng kalahati ng cucumber or pepino. Very refreshing ito at talagang magandang isama ang pepino kasi low carb and low calories din siya. For our rice replacement, gagamit tayo ng cabbage or repolyo. 1/4 lang ang kakailanganin natin for this recipe. At imbes na hati-hatiin natin ng paniliit na parang rice, okay na yan na hati-hatiin natin siya ng maninipis lang na medyo pahaba. Igigisa lang natin to sa bawang at sibuyas at onting kamatis at syempre lalagyan natin ng salt and pepper at ready na siya. Instead of cabbage rice, pwede ka rin gumamit ng sayote rice. Depende na lang kung ano yung gusto mong ilagay sa ating bento box meal. At napakarami na nating bento box meal ideas sa ating YouTube channel. Mayroon din tayo sa ating Instagram. So don't forget to share, like, and subscribe. And follow nyo na rin ako sa ating YouTube channel at sa ating Instagram. Kung 3 meals a day ka pa rin, kahit na ikaw ay naglo-low carb or keto diet, perfect tong video na to sa'yo. Sa ating first meal, ito ay dirty keto kasi kung mapapansin mo, gumamit tayo ng sausages and hot dogs. At ang rice replacement natin para sa meal na to ay 2 scrambled eggs. Nag-slice din tayo ng kalahati lang na pepino at sinamahan natin to ng kimchi. Kung strict ka sa keto or low carb diet, mas maganda na ikaw yung gumawa ng sarili mong kimchi kasi yung mga nabibili sa mga supermarkets ay may halong sugar. At syempre, kung strict ka sa keto or low carb diet, hindi ka rin magluluto ng hot dogs and sausages. So mas maganda na ang iluto mo ay ang cured bacon or yung fresh cut na bacon na nabibili din sa mga supermarkets. Pero kung hindi ka naman strict, okay lang naman ang paminsang-minsang hot dog at sausages. At para sa ating tanghalian, so ito na yung chayote natin or sayote and then bawang tsaka sibuyas. Igigisa ko lang to guys, so ito na yung pinakakanin ko for today. Ayan, so pinipare ko na yung itlog na nilagay. Hinati ko lang sa gitna guys. So madali lang talaga ang pag-prepare ko ng bento box meal. So panoorin nyo din yung mga previous na bento box meal ko para makita nyo. Yung iba kasi, piniprito ko ng maaga tapos piniprepare ko na lang parang iniinit na lang the next day. So ito yung chicken na pindrito ko na noong isang araw. Yan may mga kagat-kagat na din. Pag pinanggigilan mo yung fried chicken. Madali lang ako mag-prepare ng bento box guys. Hindi siya mahirap and I find it really helpful na magprito na lang in advance, like ng ganito, fried chicken o kaya pork or whatever na protein source mo in advance. Then, iinit mo na lang. And then, yung pinaka-fresh na iluluto mo na lang is yung gulay, ganyan. So, makikita niyo mamaya kung ano yung mga pinipare ko for today. Okay, so ito nilagyan ko lang siya ng bawang, paminta, asin, saka cayenne pepper kasi favorite ko yun. And then, ginulusa lang siya ng 5 minutes and then okay na siya. So, napakadaling iluto ito guys. At ganun-ganun lang, ready na ang ating tanghalian. At para naman sa ating dinner, nag-prepare tayo ng healthy keto or low-carb bento box meal. Naglaga rin ako ng favorite kong okra. Bumili lang ako ng onting karne at ito ay gagawin kong adobo. Ipiprito ko din tong talong at ilalagay ko dun sa karne. Inislice lang natin yung talong, pinrito sa coconut oil, tapos ginisa ko yung karne, lalagyan ko ng coconut aminos, tapos ilalagay ko na rin yung talong. Mabilis lang akong mag-prepare ng food, lalo na at mag-isa ko lang na kumakain. So, after nito, nag-prepare naman ako ng pinaka-rice replacement ko, ginasa lang na cabbage. Sa isang araw, ang pinaka-maximum ko na nauubos na itlog ay 4. Dito, sa meal na to, 4, 2 nilagang itlog at 2 scrambled eggs. Kung isang beses ka na lang kumain sa isang araw or tinatawag nilang OMAD, 1 meal a day, perfect tong video na to para sa'yo. Kung nasa keto diet ka, maganda na samahan ito ng avocado o kaya magtimpla ka ng BPC or bulletproof coffee, samahan mo ng MCT oil at ng butter. Kung mahilig ka sa seafood tulad ng shrimp, try mo tong tempura coated with almond flour. I-coat muna yung shrimp sa itlog tapos i-coat mo siya sa almond flour na nilagyan lang ng asin at paminta. At para sa ating sausawan, pwede na ang suka at sili lang. For our rice replacement, gagamit tayo ng shirataki rice pero pwedeng-pwede kang gumamit naman ng cauliflower rice or ng cabbage rice. Pwede rin ng sayote rice. At para sa ating appetizer,
Meron tayong kimchi at maglalagay din ako ng slices lang ng cucumber or pipino. Kung isang beses ka lang kakain sa isang araw para mabusog ka, pwede mo pa itong dagdagan ng itlog. Pwede ka magprito pa ng omelette. Kung nasa keto diet ka, kailangan mahihit mo na yung macros mo sa isang meal lang. So, dapat 70 to 75% fat, 20 to 25% protein, at 5% lang yung carbohydrates. Kung kulang pa yung fat, pwede ka namang kumain ng fat bomb. Isabay mo na lang dito sa isang meal mo. Kung kulang ka pa ng proteins, madali din lang yan. Dadagdagan mo lang ng karne tulad ng baboy, manok, o kaya dagdagan mo ng itlog. Kung low carb ka lang naman, bantayan mo yung carbohydrates intake mo. At ito naman yung bento box meal number 2 natin. Kung ganito ang meal ko para ma-hit ko yung fat percentage ng aking macros, maganda na gumawa tayo ng dessert na avocado with cream cheese. Pagdating naman sa chicken, kailangan yung fatty part yung bilhin mo, pwede ang chicken wings at drumstick. Binabad ko lang to sa paminta at asin at cayenne pepper. Tapos ipiprito lang natin sa coconut oil. Kapag beginner ka sa keto diet, mahirap talaga mag-count ng macros. Pero as you go along, mabilis na lang yan at madali na lang siyang gawin. Para sa ating rice replacement, cabbage rice naman yung gagawin natin. Pwede mo tong igisa-gisa lang sa bawang at paminta. Pwede kang gumamit ng coconut oil or ng olive oil. Konting karne na igigisa natin, bawang at sibuyas, at konting sitaw or string beans. In moderation lang po ang sitaw sa keto or low carb diet. Hindi naman mahalaga na marunong ko talagang magluto kasi konting gisa-gisa, lagyan mo lang ng asin at paminta, masarap na yan, promise. For more OMAD meals ideas, check mo lang yung aking Instagram.